up mga bro, may ulit tayo nakalabas, quarantine pa rin dito sa Pampanga, sa lahat naman dito sa amin sa Angeles, modified enhanced community quarantine, no, marami pa rin ano, sarado at least pa 50% na yung mga bukas. Nakalabas naman ako kung mag-grocery ako kasi yung may quarantine pass. May problema na naman yung shock ko sa harap. May tama na pala yung inner tube nya. Maliit lang pero lumalabas yun lang isa eh. Nagli-leak. Ngayon pupunta ako sa ano, Angeles. Itignan ko kung bukas na yung ano doon, nagko-chrome. Chrome plating. Pwede yun eh. Kung may gas-gas yung shock mo, papaka-chrome plate mo. Tapos kikinisin na lang nila para pumantay ulit. Ngayon kapag sarado doon, hanap ako ng ano, inner tube ng pang wave. Kasya daw yun eh. Napagtanong na rin ako sa mga beat experts, yun daw ang kasukat. Siyempre palit na rin ang oil seal kapag magpapalit ka ng inner tube. Siguro na damage na to eh, baka ng gas-gas. Nag-inquire na rin ako sa ano, Honda mismo, sa kinuhaan ako nito, Honda Guanzon. 850 daw yung inner tube nila, tapos yung buong assembly, yung isang piraso 29 yata, oh 29 kasi wala sila eh, orderin pa. Kapag wala akong nakita ngayon, pag wala yung nagko-chrome plate, maka-order na lang ako doon. Kasi baka di pa ako makakapunta dun eh. Border kasi yun eh. Mabalakat. Hindi nakapasok yung mga hindi taga dun. Pwede na lang ako doon tatrabaho. Na malalaman kung anong ano. Punta ko ngayon. Mas mura siguro. Mapapa-chrome plate mo na lang. Ang gas-gas na maliit. Palit ka na lang ulit ng oil seal. Fork seal. Tingnan natin. Ito, dinadaan ako ngayon, ano to, yung service road dito. Doon ako madalas dumaan sa Clark eh, kasi sarado. Pwede nang pumasok kaso kailangan may pupunta ka doon o nagtatrabaho ka doon. Taga doon ka. Hindi naman tayo taga doon, kaya dito tayo dumadaan. Marami ng bukas dito. Oh. Ano ba, sarado pa rin. Dati ang daming tao dito eh. Dinadaan ako dito, puno lagi dito. Dahil naglalakad dyan, mga foreigners. Ngayon, wala. Ubus sa mga tao. Padala din pala ako ngayon sa ano, JMT kaya ka lumabas. Sabay ko lang tong sa frontya ko. Doon din yun eh, magkatapat lang. Nagko-chrome plate tsaka yung JMT. Papadala tayo doon. So may tapat yun ang ano, JMT. Lapit na. Dito, kaki kanan. Sarado daw yung sa chrome plating. Ano chrome plating? Ipapadala ko, hindi pala pwede. Sa JNT. Bawal pala babasagin. Yun, bukas na yung LC. L2C. Yung mga genuine parts eh. Pang Honda. Sarado kasi kahapon dito. Bumunta ako. Honda genuine parts. Oh, mahal pala doon. Mahal pala doon. 1.5. Isang piraso inner tube. Compared doon sa may kasa, sa may ano, Guanzon, 850 lang. Tapos wala rin stock, by order din. Tapos yung buong assembly daw,
38. Mas mahal. Order na lang ako siguro sa kasa. Para genuine pa rin. Mukhang mahirapan ako maghanap nun eh, dito. Ah, mabibili ko dito siguro na ano. Yung mga ibang brand. Hindi yung genuine. Pero try ko, may nadaanan ako motor shop. Nakapag tayo ng motor shop dito, baka meron. Doon ako nagtitingin eh, banda dun eh. Baka doon na lang. Star Cycle. Wala, order na lang tayo sa Honda. Nakakabili naman noon sa ano, Shopee. Tapos yun, assembly talaga, Paris na. Yung local lang, parang 900 ata. Kaya lang syempre, mas gusto ko yung genuine pa rin para matibay. Tsaka iba yung ano nun eh, yung panglock nun sa ibabaw, pang wave. So at least yung pag-order kayo sa Honda mismo, pang beat talaga na inner tube. Okay na lang, order na lang tayo nun. Kaya sarado din yung ano eh, nagko-chrome plate eh. Hindi rin nagpapapasok doon sa barangay nila. Maingat kayo lagi mga bro. Madalang na tayo makapag-upload ngayon. Hindi na kami makapag-ride eh. Ano, tapos na yung quarantine na wala na yung virus. Hi, what's up? Update ko lang kayo sa nangyari din sa shock ko, sa front shock. Galing ako ng ano, post office. Chinek ko yung sa ano ko eh, pin ko ng Google AdSense. Wala pa daw. Mga nandun pa lang, ano pa lang. Yung April. Or March yata. Wala pa yun sa akin. Nadelay din yata ng COVID. Ang Angeles post office. O yung fork seal ko, naayos ko na. Hindi na ako umorder nung inner tube. Ginawa ko, bumili na lang ako ng ano, bagong fork seal. Pero bago ko kinabit yung fork seal na bago, ginawa ko muna ng paraan yung inner tube ko para hindi na mapilas. Kasi ang nakapilas ng seal eh, ano, matalas pala siya. Ang ginawa ko dun sa gas, ginano ko ng cutter. Linis ko yung mga ano niya, yung mga burr. Ginamit ako ng cutter tapos 1,000 na liha. Wet sanding. Para matanggal yung matalas na part. Babaw lang naman eh. Ang importante lang matanggal mo yung ano niya. Yung matatalas na part. Ayun, tapos nung makinis na, pakinis ko. Tapos nilagay yung bagong ano, fork seal. Yung okay na, hindi na tumatagas hanggang ngayon. Maka isang linggo na yata. Lagi yung ginagamit ko eh. Lagi ako lumalabas din eh. Naka-save tayo ng ano. Basta bibili tayo ng inner tube. Mahal yun eh. Fork seal naman eh. Ano lang yan. Nasa 280. Genuine din yung pinalit ko. Bumili din ako ng local. At 75 yata yun. So, sobrang sikip, ang hirap niya islagay. Hindi ko na nilagay, hindi ko maisagad. Ang ginamit ko yung genuine. Parang pang sa trial and error ko sana. Kasi hindi ko masagad. Ngayon, okay na. Ayun lang yun, update ko lang kayo nung ano. Okay na eh. Alawasin ka na yung vlog dito. Alright.